Ay, timandan ninyo eh. Hindi po namin ito papatulugin ngayong gabi. Grabe yung ginawa niyo. Toto, ako pa? Ano niyan? Papatawagin ko rin. Charge mo nga ito. Tatawagin ko na si Tito Jim para mabigyan ng leksyon kung gago na ito. Tangin na, man. Purkit may baril siya matapang sa amin. Opo, kukumpis kayo, mama. May footage naman tayo dito, no? Meron, meron. Pero may dalawang witness si Boss Tony. Ikaw, kita mo rin, di ba? Kumasa? Tsaka si Carlene. Lalo na si Carlene. Nakatingin pa kay Carlene. Nung kinasahan si Carlene ng baril. Relax na, man. Relax. Mami, don't worry, ha? Saan mo na si Lord dito? No, mama, nagre-recording po talaga kami ngayon. Nagbigla na lang po kami bumusina, Bella. Okay, relax na. Buksan mo na nga lahat ng ilaw. Lahat, pati dito sa taas. Hindi tayo matutulog ngayong gabi. Bless. Huwag mo palagpas yung tuloy. Hindi talaga, man. Grabe yung ginawa niya. Hindi talaga, man. Pwede, tinin yun, boy, sa atin. Ngayon niya patunayan yung pangasa niya. Yan pa yan, ha? Ano? Lisensyado yung parel yan. Ang hirap po. Masado pa. Pwede yung lisensyado yung parel yan. Ano? Wala, lupat ako! Ano, Kevin? Lupat ako po! Sa PC ko yan! Ano nangyari? On the way na yung ano, security na may kasamang police boy. Relax. Oy, nagpatawag na rin ako ng police boy. Kasi kapag ano daw, kapag may baril na na-involve, okay na si Carlene? Oo, okay. Sumusuka, boss. Nanginginig sa takot si Carlene bigla. Na-shock na siya. Boss, sabihin mo, papabilisan. Kapag may involve na baril daw, eh, pulis na pupunta. So, ngayon na. Papunta na ako doon, ha? Oo, okay na, boss. Hindi lang, mami, relax lang ito, ha? Hold up, relax lang. Okay. Relax ka lang. Bro, tubig nga, tsaka tissue. Mami, relax lang, ha? Tubig, tsaka tissue, ha? Mama, tawagan ko lang po si mami ko para malapit lang po sila dito, ha? Ano po? Mami, sabay po. Mami, kasama natin si Lord. Okay? Ay, mapabayangan nyo na ito. Bulat kami, sobrang lakas ng busina mo. Na ano? Sumasakit? Kumasakit? Kasi, alik ako, puha muna. Puha muna. Si Carlene, ano yun, boy? Okay yan. Huwag na yan kasi baka mag-uinit pa yung sitwasyon eh. Sige mo ito dun. Ito, may kasapin ko na yan. Mag-iinit pa yung sitwasyon, buddy. Security head namin, yung SIC, meron dapat sa inyo yung mag-direct miss mo sa police station kasi hindi makontak pwede yung landline. Pwede bang emergency na pumunta yung mga pulisan natin? Opo, pwede po. Kasi iba-blatter na rin natin. Kasi pakuha namin yung baril, boss. Threatening. Yung wife ko ngayon, she's shaking, she's pregnant, kinasahan ko. Siguro dyan, no? Kasi, syempre, Opo, ma'am, meron pong ano, landline, kaso hindi, wala pong sumasagot, hindi daw makontak. Yung barangay dyan? 809-3604, sir. Ano ulit? 809-3604. Opo, sabi tinawagan na po yung ano barangay kasi sabi po ng barangay dapat i-direct na daw po sa police kasi may ano nga pong involve eh, yung barrel. No, incorrect po eh. May 02 po ba dapat mo? Yan din daw yung sabi ng ano. Lumabas ba siya? Opo, lumabas. Pumasok pa po dito. Ayun, kinasama dito po. Pumasok pa po dyan. Andi dito ako, sir. Ganda umaga po.
Ano pong ganda natin? Ito nga po, boss. Nagkaroon po kami ng trouble. Ang last day, pwede nyo sagot. Dahil po sa parking lot. Ang problema po kasi, sir, ano eh. Pinasahan kami ng baril eh. Pinasahan kayo ng baril? Mm, dyan mismo sa gitna. Eh, nandito ako sa terrace para kausapin siya. Titignan ko saan yung sitwasyon. And chief, mangu-concern ko lang po, chief. Kasi bumusina po siya ng malakas. Sabay, nung nagsilabasan yung wife ko po, pregnant po, 9 months pregnant, mga anak na po next week. Bigla po siya nagkasa ng baril. Nakita so ngayon, mo? Chief, nakita po yung wife ko, nakita niya po. Dito kasi ako lang, sir, sa terrace para kausapin siya. Kilala niyo ba kung pangalan niya? Hindi po, chief. Hindi po, kakalipat lang namin dito eh. Ay, ganun. Opo, 1 month pa lang po kami ganito, dito, chief. Ganito, boss. Bukas ng umaga, pwede niyong pailan ng kaso sa barangay. Okay. Para... Blatter na rin po namin. Kahit hindi blatter. Sampanyo ng formal campaign. Para magkaharap kayo. Opo. Ikausap kayo. Magkaunawaan kayo din. Ano bang problema? Ano bang pwede natin pag-usapan? Opo. Pag-usapan. Yun ang legal actions natin. Opo. Mo, na pwede mo gawin. Pero chief, possibility ba na ano, makumpis ka rin yung baril niya? Kung kami, barely nakita namin. Proctor lang nakita namin. Opo. Pero chief, meron po tayong CCTV dyan na nakita pala na kumasa sa chief. Oo, kung makakapag-provide kayo ng CCTV, pwede naman nating ano sa security. Kasi kung hindi naman natin nakita kami, kahit kami, hindi namin nakita actual. Hindi namin pwedeng kumpirin. Oo, hindi namin pwedeng ano. Okay, chief. So, ang kailangan po natin proof para po ma-actionan niyo po. Na. Para masampahan din siya ng kaso. Hindi na kasi ako naglabas ng camera kanina, baka mamaya ako yung pagdisikitahan, baril na ako bigla eh. Hindi, okay lang. Hindi kung hindi man lang natin nakuha yung pagbuhugot niya ng baril naman dyan tayo, may ito, CCTV. Ito, nakikita naman siya kasi dyan siya mismo sa gitna eh. Ano ako, guard? Kasi ito lang pagkalabas natin, nung nakita niyang naka-record na siya, wala na, tumiklop na, wala akong baril, gumagarong-garong siya, wala akong baril. Gago. Mabibigyan ito ng leksyon, seryoso. Hindi maganda yung entrada sa amin eh. Daanin natin sa bigil na paraan. So, pwede natin kausapin bukas, reklamo sa barangay. Bukas kasama yung homeowners. Barangay yung ano? Barangay yung mag-i-invite sa kanya. Okay. Pagka nag-file ka ng formal complaint. Okay. Para malaman na rin natin yung identity ng tao. Since na hindi nyo naman siya kilala pa. Opo, hindi pa. Pero makakilala nyo yan pag ano sa kanila. May record naman yan, sir. May record dito yan. Kaya nga, para, yun nga, maganda na magkaharap kayo sa barangay. Harap po ko ng tatawag yan, tatawag. Meron kayong formal complaint. Formal complaint, huwag lang pa-blatter kasi walang mangyayari sa blatter. Formal complaint para ipatawag siya. Matatawag yan. Kasama ka kayo ng barangay bukas, iinbitahan siya ng barangay. Ganda sa mga pitikan sila dito. Dito po, natakot ka po kausapin siya kasi gusto niya, pinapalapit niya ako. Nandito lang siya. Hindi po ko lumapit kasi may baril eh. Dito ko po siya kinausap po. Sa taas din ako para makapag-cover ako. Pag ano sabi? Ano sabi? Yun po. Ano na pag-usapan niyo? Ano, kinonfront ko po siya. Sabi ko, sir, bakit po tayo naglabas ng baril? Bakit po tayo nagkasapa ng baril? Hindi na po natin kailangan yan. Sabi ko, labag na po yung sa rights natin ng pagiging tao yan. Tinakot niyo po kami. Meron. Ito, dyan o. Pinasahan ako o. Bakal na bakal. Hindi ko nga alam kung baka laki yung baril na yun, 9mm eh. So, si Carl? May tension sa area niyo. Huwag kasi kabayaan ng ikuta na. Ano niyo muna to? Standby muna kayo. Standby muna kami dito. Chief, mas okay ano? Kasi baka na parang wala kaming ano eh. Peace of mind. Butis po naman tong ano ko yan. Nga po eh. Tawag lang kayo, patrolan natin to, ikuta natin. Sir. Sige po, chief. Maraming salamat po. Sige po. God bless, chief. Nangyari lahat ng to sa napakasimpleng bagay, and we made this video for our own safety and awareness na rin sa lahat na kung ano yung nagiging trauma and cause ng pag-aamok niya because meron siyang dalang baril in front of our house at 2 a.m. in the morning without even thinking na yung nakakita ng threat na ginawa niya
is yung wife ko na si Kerlyn. She's pregnant. Nakita nyo na she's shaking so bad. Na-stress siya ng sobra. And it's not good for our baby. And at the same time, yung takot na na-build sa aming dito sa bahay na to na ganun yung threaten niya sa amin. Na kaya niyang gawin yun in front of our house. Gusto ko lang to maging awareness sa lahat na hindi dahil meron kang baril, magmamuoy ka na ng ganun, na magagalit ka na, na magkakasakan ng baril. Kung may lisensya siya, then be a responsible owner. Kasi this time, hindi namin papalagpasin to. Nakita mo sa buong video, wala kaming binanggit o pinakita na mukha mo. And now, I'm making this statement na gusto ko humingi ka ng kapatawaran and sorry sa lahat ng action na ginawa mo, na trauma na ginawa mo dito sa bahay namin, and especially kay Kerlyn, because she's pregnant. Yung harassment na ginawa mo sa harapan ng bahay namin mismo in front of my wife, hindi makatarungan yun. And I want you to apologize to us, especially to her. And kapag hindi mo gagawin yun, dadalhin namin to sa legal na paraan. And gusto kong sabihin sa'yo, kung may posisyon ka man sa government or kung sino ka man, hindi ka makakatakas sa mata ng batas. At sa lahat ng mga merong baril, huwag natin dalhin sa init ng ulo pag meron tayong baril. Kasi pwedeng matrigger yung boy. Magiging mas matapang pare. That's it. Kasi paano kung may baril din kami? E di nagkaabutan na tayo. Diba? E di trouble na to yun. Trouble na talaga yun pare. Kasi, man, ako, kung meron lang akong baril at nagkasaka ng baril sa harapan ng wife ko, hindi ako magdadalawang isip na inabas din yung baril ko pare. Tapos magkaputukan na kami. Kasi man, I'm willing to kill someone just to protect my family. Ganun yun, man. Sobrang surprise. Takot din kami sa nangyari kasi hindi namin inaasahan na gaganunin kami for the first time. First time ko lang rin matreten pare, na kinasahan ako ng baril na ganyan. Kasi basta may baril boy, delikado yun. Sobrang delikado ibang talaga. Ibang ano na yun, serious action yun. Yes, serious action. And digital na rin yung karma ngayon. Nasa akin lahat ng evidence, proof, face mo, pagkasamo ng baril, everything nasa amin. Ayaw namin ng trouble eh, kaya gusto ko na lang, we just want you to apologize personally sa amin, tsaka sa wife ko, para mapag-usapan natin na maayos, walang baril, walang kahit anong involve na violence, walang harassment na mangyayari, professional na pag-uusap personally, that's all that we want. And if you're not willing to do it, na magpakumbaba ka at humingi ng pasensya, then dadali natin to sa legal actions. Okay.